isip, tumawid sa ilong para po malagaan ng kalusugan ng mga anak namin. Walang kapaguran para sa bayan. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang linggo, tayo ang kapamilya. Ngayong linggo, magpapakitang gilas ang ating mga kababayan sa kanilang iba't ibang paraan. Bibidar mga aso na milyon-milyong piso ang halaga. At mapapahanga rin tayo sa determinasyon ng isang pamilya na pinipilit mabuhay kahit sa anong paraan. Ako si Kabayang Noli Di Castro at ito ang KBYN, Kagapay ng Bayan. At halos ay ngayon barangay Burgo sa bundok ng Mount Pinatubo. Okay, kain na tayo. Lima ho, lima. How are you doing, man? Malaking ulo at maskuladong katawan. Matalim na mga pangil. Mukhang agresibo. Ang mga asong tulad nito ay kilala sa kanilang mabagsik at nakakatakot na itsura. Ngunit ang totoo, sila ay mabait, maamo at malambing. Ito ang American Bully. Kabayan, andito po kami sa San Jose, Batangas. Bakit kami narito? Sapagkat pinuntahan namin, sinadya namin ang aso na napakalaki. Ay, naku, makikita nyo mamaya kung gaano kalaki ang aso na ito. Oh, okay, puntahan na ho natin. Baka puntahan pa ng iba eh. Halika na. Pangalan pa lamang, nakakatakot na. Eto ho, si Thor, kung gaano kalaki siya. Eto ang mga tinatawag na... Oops. Ako'y kayang-kayang lapain. Ang tinatawag ho na extra large. Wow. Extra large na American Bully. Bata pa lamang mahilig ng mag-alaga ng mga aso si Mike. Yung mga aso-aso lang na mga askal, mga aspin, ganun lang. Tapos pag medyo yung naging ano na ako, medyo nagkakaroon na ng konting pambili, bumili ako ng Shih Tzu, Rottweiler, yan. Tapos, yun nga, nitong may trabaho na, 2017, bumili ako ng, nakakita kasi ako siya show ng Bully. So, ganun pala kaganda yung Bully. Ang American Bully ay lahi ng aso na unang naging tanyag sa bansang Amerika noong 1990s na nagmula naman sa mga crossbreed ng Pitbull at English o American Bulldog. Ang lahing ito ng Bully ay kinilala ng United Kennel Club noong 2013. Taong 2020 nang mabili ni Mike ang American Bully na si Thor na mula pa sa bansang Thailand sa halagang 300,000 pesos. Pagtingin ko kay Thor, ay siya talaga yung gusto ko sa apat. Buti nilang yun yung natira. So, pinarating dito. Dumating naman. Sinator kasi galing yan Thailand, pero yung linyada nila is imported din, galing Europe. Dito na nagsimula na mangulekta at mag-alaga si Mike ng mga American Bully. Bumili ako ng exotic, standard, tsaka XL. Tinignan ko kung sino magugustuhan ko. Gusto ko talaga big dogs. Papi palang maganda na sila. At hindi inakala ni Mike na ang hilig niyang ito ay magiging hanap buhay din niya. Pandemic nun eh. Dito lang kami. So bumili ako ng babae para sa kanya. Yun, doon ako nagsimula mag-bid. Eh, nagtry magbenta. Ayun, sold out kaagad. Sa unang pagbreed ni na Mike, umabot sa halos 2 milyon ang kanilang napagbentahan.
Nakakatawa, di ba? First time mo nag-breed, tas ganun yung presyo. Pandemic pa. So, yun yung pinagpagawa ko nung, dila, sa kanila. Para sa kanila din yan. Kung dati maliliit na aso ang uso, ngayon, uso na rin ang mga extra-large na American Bully dito sa Pilipinas. Madalas nga'y sold out nito kina Mike. Sa 18 tuta nila, 8 sa mga ito ay nabenta at ang iba ay naka-reserve na rin. Isa ang artistang si Coco Martin na bumili kay Mike ng American Bully. Nag-resign na si Mike sa kanyang trabaho sa Maynila at nag-focus na lamang sa pag-breed ng mga American Bully. Alam mo yung negosyo na sobrang enjoy ka pa. Yung parang ano, 2-in-1 na. Pwede ka nang hindi pala umalis sa bahay, di ba? Kumbaga mag-isip ka na lang ng ibang negosyo pa. Hindi mo na kailangan maging empleyado, di ba? At para kay Mike, hindi komplikadong alagaan ang ganitong klase ng aso. E ano naman ang pagkain ng ganitong kalaking aso? Ang pagpapakain, 6 a.m. dapat kumain na sila. Nung bata pa siya, 3 times a day siya kumakain, tigwa 1/4. Ngayon, si Thor, 1 kilo, isang araw na lang. Tapos yung pag-grooming nila, 2 times a week lang eh. Hindi kailangan lagi sila lumiligo eh. Kasi yung balahibo nila, madali lang short lang. Pero higit sa lahat, pinaghahandaan ni Mike ay ang pagsali ng alagang si Thor sa isang dog show. Mag-go 1-year-old pa lang si Thor, nadaan kami sa isang show. Tapos, may mga XL din noong that time. Tapos sila yung nagsasabi na, uy, pwede. Lumakas siya loob ko. Tapos nanalo ka agad siya. So doon ako nag-start na, ba, okay. Lahat na inatinad. Ito ang dahilan kung bakit nandito sa bahay ni Mike si Darrell, isang trainer ng mga American Bully. Ito ay para sanayin si Thor. Then nag-start ako mag-handle ng aso. Nanonood-nood lang ako sa mga show tsaka sa kapatid ko na namatay. 2011 yun nang una kami mag-start. Tapos nakita ko silang show, sabi ko parang gusto ko to. Gusto kong gawin to. Iba't ibang classification at sukat ng mga American Bully ang nahawakan na ni Darrell. Kaya naman kilala na niya ang pagkakaiba ng mga ito. American Bully po, iba-iba po kasi ng klase. Iba-iba. Opo. May standard, may pocket, ito po may extra large. Ito, after ng extra large, ang tawag dito, pocket po, American Bully. Pocket? Opo. Pocket size po siya. Kasi po yung height niya. Hindi pwede ipasok sa bulsa ito. Hindi po. Ayan kasi po may height po kami na sinusundan eh. Apo. Yun sa lalaki, 15 to 16 po. Sa babae. 16 inches? Apo. Ang siya ano, po, ang pasok taas, siya. Ang taas, ang taas po. Ang taas. Apo. Game! Bait niya. Sanay na sanay, no? Mapaligo. Uy! Thank you! Yan. Ready na itong si Thor sa dog show. Bilang trainer, gamay na ni Darrell ang iba't ibang klase ng bullies. Alam na rin niya ang inahanap sa isang aso para mag-stand out sa isang kompetisyon. Ngayon, pag sinabing dog show, ano ba ibig sabihin? Ang dog show po kasi, sir, doon niyo po ipapakita talaga yung ganda ng aso. Opo. Tapos may sinusundan din po kaming by the book, yung tinatawag po naming breed. American Bully Breed Standards po. Tindig po yung angulation. Tindig nga, Pablo. Yung top line, ganun po. Yan, ganyan. Opo. Oh, tapos? Tapos po, sa ilakad po, yung body movement po ng aso. Ano, pag ganun, ganun, pag ganun, ganun. Hindi po, dapat po straight lang. Hindi po siya naka-sidewind. Straight lang? Opo, straight po. Kasi po, pinapa-circle kami. Semi-circle, up and down, okay. Parallel, oo, na lakad po. Oo, talagang parang nagmo-model siya? Opo, para po siya Miss Universe po. Miss Universe, oo. Noon kapag sinabing dog show, ang iniisip ng marami, dog fight o mga asong pinaglalaban-laban. Pero
Hindi na yan ang uso dahil ang mga dogso ngayon, literal nang rampahan. Hindi na mabilang ang mga napanalunan ni Thor sa mga dog show na sinalihan nito sa loob lamang ng halos 2 taon. Actually sa show, wala kang napapanalunan, kumbaga pride. Ang makakuha ka ng isang trophy is napakalaking tuwa na para sa isang may-ari ng aso. Lalo na pag nag-champion, yun yung feeling na nakakatuwa talaga. Tulad ni Mike, nakahiligan na rin ni Benjamin Cabana Jr. na isali sa dog show ang kanyang American Bully na si Pablo. Ito ay pocket size naman kung tawagin na may sukat lamang na 13 to 15 inches. First of all, itsura. Yung XL masyadong lanky for me. So kanya-kanyang preference. Ito yung parang balance between yung super laki at super liit. Karamihan sa alaga niyang pocket size bullies ay nag-champion na rin sa dog show. Through the years kasi, ang dami na, hindi ko na rin alam ang number ng mga trophies. I owned isang grand champion, tsaka 2 champion pa. Tapos naka-produce ako, breeding ko, 2 champion din. Walang cash prize sa ganito mga kompetisyon, pero hindi ito ang habol nila, kung hindi ang mismong titulo ng mga aso. Prestige. Yung knowing na meron kang bragging rights. Nasala na yung sayo, nanalo siya over ilang dogs. Plus, ano rin, useful tool din yun for breeding. Kasi pagka yung binibreed mo siya sa may title, parang ideal yun. Sa halip na mag-breed, sa pag-istad o pagpapalahi naman ng mga aso ang naging hanap buhay ni Benjamin. Marami nagpapastad dun sa aso ko. 6 figures. Dadalhin yung inahin dito, tapos papakasta sila. Ako, magbibigay ako 3 beses na kasta. Pag nabuo, okay na kami. Pag hindi nabuo, sa next season niya, bibigyan ko pa siya ulit ng 2 o 3 pang backstud na tinatawag para makakonceive ulit. Marami ng Pinoy ang nauhumaling ngayon sa pag-aalaga ng mga American Bully. Nawawala na ang stigmang nakakatakot at mapanganib ang mga asong katulad nito. Fighting dog, so may bad rep. Pero once you get to know them, mawawala yung, madidispel yung rumor eh. Kasi ang bait, human friendly, child friendly, hindi ka kakabahan na baka mangagat, anywhere mo pwede dalhin. Mas ano pa nga to kaysa sa yung mga toy dog eh, mas safe pa to. Pero hindi pa pocket size ang pinakamaliit ng mga American Bully. Dahil meron pang micro kung tawagin, ito naman ay 9 to 12 inches ang laki. Ganito ang mga alagang aso ni Hikaru Igawa. Lumiit ang sukat pero maskulado pa rin ang pangangatawan. Unang American Bully ko mga nasa 100,000. Worth it naman. Kasi kumbaga ano, hindi mo titignan yung price eh. Kumbaga, titignan mo sa kanya, yung mga American Bully, parang tao rin, sobrang mapagmahal. Kumbaga, napakatabang niyang tignan, pero sobrang bait. Tapos nung nalaman kong may mga potential pala yung aso, tsaka ako nag-dog show. Dahil walang masyadong espasyo sa kanyang bahay, nag-rent pa si Hikaru ng apartment para lamang sa kanyang mga alaga. The aircon, para hindi sila masyadong nainitan. Nakatulong siya sobra, lalo na nung pandemic. Siyempre, yung trabaho nung pandemic, nawala. Tapos ayun, nung nag-breed ako, nakakabenta naman ako. Kaya kumbaga yung mga pangangailangan sa bahay, natutustos na ng pagbubuli. Kabayan, narinig nyo ang mga tahol ng aso? Ha? Kung kayo po ay nagulat sa presyo ng aso na pinanggalingan namin na 100,000, nako! Ay baka ho kayo himatayin kapag nalaman nyo na ang mga asong tumatahol dito, isa ho dito ay milyon-milyon naman ang halaga. Tara na, umpisahan na kaagad natin. Baka umpisahan pa ng iba.
Dino, simulan lang natin dito. Anong mga lahi ito? Ito po ay French Bulldog. Tatlong taon na mula na mag-alaga at mag-breed na mga mamahaling aso si Eugene. Magkano ito, Gino? Mga mahalaga nito? More or less ang isa? Ito po ay 2.5 million, si Gambit. Yeah, million ka rin pala. Apo. Isabela po yan. Ano yung Isabela? Kulay. Yan po yung pinakabagong kulay ng kulay. French Bulldog ngayon. So medyo rare ito. Yes po yung kulay niya. Bago lang po sa mundo. 2.5 million? Yes po. Ilang taon na yan? 2 years old na po siya. Baka ho kayo nanalabig na kung ano yung sinasabi kong million-million. Yun, 2.5 pa lang. 2.5 million. Ang sinasabi ho ni Gino na 10 million pesos ay... Jajan! Si Urus. U-R-U-S. Tama ba? Yes po. Okay. No. Bakit siya 10 million? Kasi keeper po yan eh. Kumbaga, yung unang may-ari sa kanya, not for sale. Not for sale. Not for sale. Tapos yung partner ko, winwork out, kaya nabili namin. Yes. Na-convince niya yung may-ari. Para mapadala dito sa Pilipinas. Na ibenta. Yes po. 10 million talaga ang bili niya? Yes po. Bilis mo, 10 million? Yes po. Wow. So, nanggaling pa ito saan? China po. China? Yes po. Bakit naiba siya? Bakit 10 million? Exotic bully po. Exotic? Ano ba ibig sabihin ng exotic? Yung pong ulo niya malaki, okay. Mababa siya, may buntot, kumpleto, yung kulay niya bago, lilac. Ay nga pala, buntot. So kaya po Urus ang name niya, kasi pinangalan namin sa isang mahal na tatak ng sasakyan. Urus? Yes, Lamborghini Urus. Ah, okay. Humigit kumulang sa 36 na kilo ang 10 milyong pisong halaga ng aso na si Urus. Ah! Bigat! Mabigat pala talaga. Opo. Sobrang bigat ka, Urus. Tingal ka na, Urus. Ano ko, pag 10 million to, lagi mong pihimasimasin to. Tulad ng ibang aso, hindi rin ganong kahaba ang lifespan ng exotic bully. Pero para kay Eugene, wala sa presyo nito ang katumbas na halaga ni Urus sa kanyang buhay. According to my research, siguro nagra-range sa 7 years to 10 to 12 years old. Nagra-range ang buhay ng isang exotic. Kasi nga, yung aso kasi, di ba, parang man's best friend. Yan ang ano sa kanila. So, pag binigyan mo sila ng halaga, ibinabalik nila sa iyo eh. Honestly, masaya ako kasi passion ko na yan eh. Parte na yan ng buhay ko. Parte na sila ng buhay ko. So, kumbaga, parang sa atin, may mga anak tayo, mayroon tayong mga pamilya. Ganun na rin yung turing ko sa kanila. Nito lamang May 7, isang international competition ng mga aso ang ginanap sa Lipap, Batangas. Sa competition ito, lumahok si Thor, Pablo at Urus. At tulad sa isang fashion show, rumarampa mga aso kasama ang kanilang trainer. May huradong tumitingin sa itsura at galaw nila at kung sino ang pinakamalapit na breed standards na kanilang basehan. Ito ang magkakamit ng pinakamaraming puntos. Kung magandang structure, yung makapal na buto, makapal na katawan, nasusulat po yun. Yun po ang basehan po namin. Para sabihin nun ho namin na ito ay maganda o hindi maganda. Ang galaw ng isang aso, ang ganda ng kanyang temperament, ang kanyang synchronized movement with the handler inside the show ring, ay isa rin ho namin tinitingnan yun. Ang 10 million pesos na exotic bully na si Urus, nakakuha ng 3 awards kabilang na ang second place best extreme exotic bully. Samantalang ang extra large na si Thor, matikas na matikas sa mga panalong nakuha tulad ng overall best in show American Bully extra large. Congratulations Thor for being the best exo male. At siyempre, hindi pa huli ang pocket size na si Pablo. Tulad ng inaasahan, lumutang ang husay nito sa pagrampa.
at umakot ng 5 major awards. Pero ang pinaka-espesyal ay nantanghalin itong bagong champion ng American Bully Kennel Club. Proud naman ang kanilang trainer na si Darrell na kinilala namang best handler sa kompetisyon. Kaya siyempre, yung hard work namin na gano'n eh. Nasuklihan ng ano. Alam niyo na yun, basta sarap sa feeling, speechless eh. At wala nang masasaya pa sa mga bagong pagkilalang ito kung hindi ang mga may-ari ng aso na itinuturing sila na higit pa sa isang alaga.